this. Okay, everyone, welcome back to the channel. Para sa kwentuhan natin ngayong araw, we are joined by one of our cartoonists, si Sir Ruben Nacion. Sir Ruben, or mas commonly known as Benak. Yun yung inyong ginagamit na nom de guerre pen name. Right, sir? Yeah. Please introduce yourself, sir. Hello, I am Ruben Nacion and isa akong cartoonist noong 2007 hanggang 2011. Tapos nag-freelance din ako na ano, animator before. Pero yung pagka-cartoonist ko, that was with ano eh, Inquirer Bandera. So doon ako for 3 years. Tapos nakapunta ako sa Business Mirror. Nung time na yon, yung cartoonist nila si Jimbo Albano needed to ano to work somewhere else. So ako yung naging ano niya, replacement for a while. Tapos bumalik siya. So ako naman, dahil meron akong offer na trabaho na magturo ulit. Nung una gusto ko sana ano kami yung palitan para at least napapublish pa rin yung work ko. Kasi ang saya na ano eh, nakikita mo yung work mo on newspaper every day sa Bandera, kasi every day ako eh. Tapos may minsan pag wala yung cartoonist nila sa comic strip, may ginagawa rin ako. Tapos yung Tumbok, which was also owned by Inquirer, gumagawa rin ako sa kanila. And on top of that, ang talagang trabaho ko noon, teacher. So, part-time cartoonist, pero mas gusto ko sanang full-time. Kaya lang, ano, syempre, may mga challenges ang cartooning eh. So, yun. That's yun yung aking ano, connection sa cartooning. Okay. Comics world. Comics world. It's the same medium. Parang yun yung, ano, yung parang gusto kong baliin na concept with na kwentuhan with all sorts of na gumagamit ng medium natin na parang it's one medium sana. Sana wala tayong bangayan, wala tayong ano. Oo nga eh. With the recent events, ako happy lang ako na now I cartoon for fun. Other than... yeah, oo. Medyo ano yun. Medyo volatile ngayon. Pero kasi nung time ko, nung 2007, hindi pa wala pang ano noon eh, ang social media noon hindi ka pareho kaya. I guess na-amplify talaga ngayon yung ano noon eh, yung political leanings ng mga tao. Tsaka ngayon noon kami lang yung nag-share ng ano eh, ng political ideas namin. It may be from the article, it may be because of the news. Kasi ako, whenever I make cartoons, nanonood ako ng balita. And tapos ano, syempre gagawin ko ng reaction ko as a cartoonist. Tapos may backup ako parati na ano, na tawag dito, yung may mga comic strips ako, kasi si nakalimutan ko na yung pangalan ng cartoonist na comic strip artist na kasama ko, si Ed Ocampo yata, and basta ang galing niya. Mga panahon pa siya ng mga ano eh, ng mga old cartoonist and comic strip artist eh. Ang problema, madalas absent siya. So, pag wala siya, meron akong backup plan. Yung pinch hitter, kumbaga, pag wala yung si Sir, oo. Ikaw yung isasala. Sir Elvis ang tawag nila sa kanya. Alam ko yung mga veterano kilala siya sa Elvis, kasi yung buhok niya parating ano eh, yung parang Elvis. Yung... Naka-pompador. Naka-pomade talaga. Oo nga, as in, no. Tapos yun nga, katulad na sabi niyo, sir, when you were doing yung strips niyo, you were watching yung news. Ngayon, ang dami-daming kung ano-anong news na pinagkukuha ng tao kung saan-saan. yung Facebook na mismo yung source ng news eh. So, which is parang weird kasi, di ba, if you would scrutinize it, most of your media people, meron silang pinangahawakan na pangalan and credibility.
Tapos you would exchange that for a faceless na magsasabi sa'yo ng something. Oh, pero nung time ko, totoo na ano, may mga politicians na would even approach the editor or the publisher. Tapos tatanungin kanila kung gusto mong gawan ng cartoon. Tatanungin ka naman, they will not force you to get into a project. Pero yung dealings, ikaw na yung bahala. Parang labas na sila. Pero the fact na may connection sila. May ganun. Parang medyo iffy din. Parang may shadiness din na nangyayari. So yung sa akin, buti na lang hindi natuloy. Pero there were two politicians na munti ko nang gawan. Pero nag-meet pa ako nung sister na politician din. Na isang breakfast. Na wala namang breakfast na kinain sa Makati. tapos nag-agree kami kung paano gagawin. So gumawa ako ng mga drafts. And unfortunately, nung time na yun, wala akong work eh. So may tendency talagang matra ka sa offer or ikaw magsasabi ng presyo. Mm. Pero hindi naman kalakihan. Actually, 10 lang yung iniingi ko nung time na yun. Iniisip ko, it's work. Hindi ko naman binibenta yung paniniwala ko. Pero nung gawa na yung ano, yung mga drafts, may color na, talagang naka-ink naman, malinis na. Biglang iba na yung kumakausap sa akin, mga tao na nung politician. Tapos yung 10 na nire-request ko, naging 7, parang naging gusto pa, maging 5. Parang sa loob-loob ko, sabi ko, wag nyo na lang gamitin. Wag na lang. Mm-hmm. Nag-try ako i-reach nung, ano, nung politician. Sabi, what happened? Pwedeng ayusin. Sabi ko, ma'am, wag na po. Mas mainam na hindi na lang gawin. Wag nyo na lang gamitin yung mga gawa ko. Pero sana nga hindi ginamit. Wala naman ako nakita eh. So most likely, the agreement, since ayoko na ituloy. Tapos noong time na yun, parang okay lang gawin eh. Ngayon parang pag I imagine kung ginawa ko pala yun noon, malaking bagay din na ano, parang pwedeng ipunta sa akin. Pwede ibalik sa'yo. Bakit ano, ginawan mo nung ganun? So, ano, ang weird pero at the same time, okay na rin, parang na hindi natuloy, no? Pero ano, honestly, cartooning, kasi nakapag-comics din ako eh. John Galino was my penciler, tapos ako yung nag-ink. Ang hirap mag-ink, doon ko na na-realize na iba yung iniisip mo na inking na personal doon sa professional work. Yeah, parang iba yung if you are going to translate your own pencils, iba yung pag-ink mo sa sarili mo sa pagta-translate ng pencils ng iba. Parang iba talagang discipline. Oo, tapos I remember si Ernest Hoxon kasi inker siya and kasama namin siya noon. Tinuturuan niya ako ng ano, gumamit ka ng tawag dito ng French curve. Mga artist ganto yung ginagawa nila para hindi mukhang shaky yung lines mo, especially pag curve lines. Tapos ngayon may binili ako na Domestika course, si Marcio Takara yung drawing female subjects, eh di ba sikat na ano rin siya, na comic book artist. Yung pinakita niya mga tools niya, may mga ellipses din siya talaga. Meron siyang mga ginagamit na mga tools. So consistent naman yung ano, yung I guess yung nagturo sa akin. And how I wish na magkakaroon pa ng ibang projects, pero hindi ganun kadali. Especially kung halimbawa may nagmamanage sa inyo tapos hindi naman nakakuha talaga ng projects. Ah, yeah. Actually, ano rin eh. Actually, maganda rin usapan yung how to get projects. Kasi while for you, but parang if it's a personal thing, yung if personal for you lang na project, mas madaling makakuha for individuals. Pero yung getting a project talaga for a group, mahirap eh. Mahirap na laging sustained siya. Especially kung malaki yung group. So magandang ibang topic yun altogether. Pero parang nag-jump ahead tayo, sir. Let's start yung how you started with yung craft natin, with yung comics natin. As in, nag-jump ahead tayo ng a couple of decades or years. Okay.
So, start tayo, sir, sa ano, sa pinakasimula. How did you find your love for making cartoons, for making comics? Ako, I would credit yung ano, nung child ako, meron maliit na leather wallet yung lolo ko, I think, na hindi na ginagamit. Na nakatago siya sa parang lalagyan ng mga bullets. Kasi ano eh, alam ko naging nung panahon ng Hapon, naging sundalo rin yung lolo ko. Tapos meron siyang case, metal case ng bullets. May wallet ako doon nakikita. Tapos meron din gun na yung sira na, yung wala ng barrel. Pinaglalaro ko pa nga yun eh. Kasi, I mean, nung bata ako, I can't deny it, 49 na ako ngayon. Nung bata ako, uso yung mga cowboys and Indians. Nabago lang naman yung perception ko ng cowboys and Indians sa Dances with Wolves eh. Dati akala ko, yung mga cowboys yung heroes parati. Oh, parang black and white, di ba? Parang cowboys yung good. Indians yung sama. Western influence. So, merong impression ng horse dun sa leather wallet na kinukopya ko siya. And I remember, mga 3 years old lang ako noon eh. Meron akong recollection ng 3 years old na talagang dinodrawing ko siya. And na-support naman yun na sinasabi ng parents ko na mahilig ako mag-drawing noon pa, even nung maliit. Siguro, before pa ako na natutong mag, what do you call this? Magsulat, eh, drawing na kagad yung ano ko eh, yung interest ko. So, yun, that I would credit sa influence na merong, ano, cartoons. Ang Saturday morning cartoons nung bata ko, sobrang inaabangan ko yan. So, nahilig ako mag-drawing at an early age. Hoping na paglaki ko magpa-fine arts ako, pero basta cartoon lang ako ng cartoon, ka hindi nga ako nakikinig sa lesson, nagka-cartoon ako. Parang common na kwento ata yan, sir. Tapos pagalitan ako syempre. Nung grade school, okay naman ang mga tests ko. Nag-qualify pa nga ako, naging accelerated student ako. Pero siguro dahil yung mom ko, teacher siya, so mahilig siyang magbigay sa amin ng mga test exercises. Siguro naging test savvy lang ako na to the point na kapag may exam, naiisip ko kung ano, yung more of deduction and process of elimination. And probably recall, baka nabasa ko na somewhere. So baka kaya matataas yung scores ko, pero sa math, mahina talaga ako sa math. Parang common din. Gawin na kwenta din mo sa ilo. Lalo na ng time namin. Or ano, yung time ko, yung mga windows, yung bibigay ng teacher yung ano yan, yung multiplication window. Yung table, yung multiplication table. Yung sasagutan mo lang yung butas, yun medyo nanginginig ako doon pag yun ang test. Parang ngayon nga parang sobrang ibang-iba na rin yung math na tinuturo nila. Pero honestly, yung pagdodrawing ko nakatulong sa math ko. Kasi iba ako mag-isip ng math eh. Pag multiplication, dinodrawing ko siya. Kaya, actually, ano, with my conversation with other artists din, parang ganun din. Parang hindi nila gets yung formula na tinuturo ng teacher. Pero nakakapag-arrive sila dun sa same na sagot using yung deduction nila as an artist. Iba yung ano nila, iba yung pagkakaintindi nila sa mga bagay. Tapos ayaw tanggapin ng teacher kasi hindi naman yung formula na tinuro ko sa inyo. And then ano, parang sa akin, naging tool siya kasi pag kung ano yung nile-lecture, ang ginagawa ko since nung high school na napagalitan ako, yung topics na yun dinodrawing ko. So, natututo ko like sa bio, sa yung different subjects, social science. Pag history, dinodrawing ko yung dinidescribe. Kaya ano, napapahiya minsan yung, bawa, yung sa yung social studies teacher ko noon na yun yung binagsak ako eh. So, yung mga sumunod, ini-sketch ko na yung mga tinuturo niya. Tapos, syempre, tatawagin ka for a recitation na alam mo talaga ikaw tatawagin.
surprised na and proved my point na may pagtutunguhan yung pagdududel and pagsketching kasi nasasagot ko yung mga questions niya. So, ginamit ko na yun hanggang college and fortunate enough, nakakuha din ako ng honors nung college. Medyo late bloom na nga eh. Pero ano yun, malaking tulong kasi nakaisip ako ng paraan para mag-cope with my ano, may tawag dito, handicap, I would say. Nakatulong siya sa pag-aaral eh. So nagamit mo na siya as an sa education mo, parang tool para mas makapag-aral ka. Oh, and ngayon sinasabi nila this computer age na mas maganda yung mga bata sinusulat yung nilelesson or yung binabasa nila sinusulat nila kasi mas naalala na. I would say na pareho natin dino-drawing natin yung gusto nating maalala. And sa atin, kasi mas mabilis yung drawing, naalala pa rin natin and nakakatulong siya. And ngayon, usong-uso naman yung mga informatics or yung kapag mga lectures, nagdo-doodle din naman sila sa board eh. Naging iba lang yung process nila ng pagtuturo. Pero effective siya sa ano sa mga bata, lalo na ngayon ang mga bata. Graphics-based sila eh. Visual talaga. Mas visual. And lahat na halos ng ginagawa natin, may kinalaman sa visuals. So siguro sa mga nanonood, kung iniisip nyo na, drawing, walang mararating. Naka 1.75 average lang naman ako sa college. Dahil hindi ako mag-doodle. Pero yun kasing, nga. Kasi kailangan baliin din yung mentality na yung pagdo-drawing is parang hindi nakakatulong sa development or parang distraction. Pero sa totoo, yun yan, like what you did, coping mechanism, coping ano nung bata pag minsan yung pagdo-drawing eh. Yung you think, kasi yung son ko is nasa may neurodevelopmental na ano, nasa spectrum siya. So, you think na hindi siya nakikinig, tapos drawing siya or he's doing something else. Pero sa totoo, yung ginagawa niyang yun is yung parang coping niya para mag-stay put siya. Pero sa totoo, ina-absorb pa rin niya lahat nung sinasabi nung mga nasa paligid niya. Kaya importante na yung teacher din maintindihan kasi iba-iba yung mga bata eh. As an educator myself, doon ko rin nakikita na minsan talaga kailangan intayin mo yung ibang bata. Yeah, oo. Parang so, yung realization ko with myself then when yun nga may na-diagnose na ganun yung anak ko. Kasi when I was younger, ganun din ako as in lipad yung utak ko. If I'm not doing something like doodling or writing something, hirap akong mag-concentrate sa sinasabi ng teacher ko. Pero I find myself whenever, yun nga, nagle-lecture yung teacher pero nagdo-drawing ako, nare-retain ko pa rin yung lectures. Yeah. So yun, I guess nandun din ako, sinasa spectrum din ako malamang. Yeah. Or kasi, kasi yun nga, di ba mare-reprimand ka usually pag nakita nila yung notebook mo tapos yung notebook mo puro drawing. Akin yung ibaligtad din, di ba? Mas marami yung drawing. Oo, yung mag-start ka din sa back tapos sa sobrang dami na ng drawing mo, mas marami na yung drawing kaysa doon sa notes. So di kaya parang Japanese comic book artist din tayo nung bata. Kasi galing likod eh. Di ba? So paano kayo sir napasok with cartooning? Okay, yung sa professional cartooning na, actually ano siya eh, dahil sa pagtuturo ko, madalas ako kasi kunin na substitute teacher sa classes dahil ang practical, bali practical arts yung sa akin or technology and home economics eh. So lumalabas, parang mas konti yung load ko. So madalas, nilalagay ako to substitute for a teacher na absent sa dati kong school sa Makati, sa Kolehiyo San Agustin. Tapos parang trip lang na ano, na kapag nagsasubstitute ako, syempre boring din. Kasi bibigay mo yung pinagagawa ng teacher, tapos babantayan mo sila. Kung normally, hindi naman quiz. Kasi dapat sila yung nag-administer ng quizzes nila. Pero may activity sila, tapos babantayan mo sila. Eh,
madalas, more often than not, eh, tapos na sila kagad, bored na sila. So, ang mangyayari, magulo na sila. Maingay. So, nakapagkatuwa ko na yung makukulit sa classroom. Dinududel ko sila. So, pinakartoonize ko sila. Eh, nung time natin, wala naman mga programs na mga apps na ano, di ba, picture and then cartoon na kaagad. So, medyo sobrang, kumbaga, naging ano, parang, tawag dito, kakaiba yung ginagawa ko nun. Tapos, papakita ko sa bata pagkatapos, parang kulit-kulit mo, eh, ito yung ano, cartoon ko sa'yo. Ang ano, instead na mainis sila na, syempre, i-deform mo eh. Natutuwa sila. So, natutuwa sabi, sila. Parang okay to ah. Parang, ang hilig ko naman, syempre mag-cartoon, eh, drafting, ano ko eh, drafting major, wala namang cartooning talaga doon. So, I would say talagang, yung hilig ko lang manood, mag-observe ng mga characters. It's yung tapos, media na na-consume mo nung bata pa. Oo, na hindi ako afford ng toys. Drawing yung toys ko. Ika-cut out ko siya. Yung He-Man ko nun, ano eh, yung likura ng box ng ano, ng sigarilyo. The drawing mo si He-Man. Si He-Man. Tapos inaano ko, yung Crayola na gagamitan ko ng rag para kuminis yung kulay. Para ano, may blending. Oo, na may term pala doon, yung varnishing. Varnishing yung ano niya, na yung when you rub it, nakikinis. So may art term pala, hindi ko alam nung time na yun eh. Pero basta, ganun. So, tapos bigla nagkaroon ng ano, opening sa Inquirer Bandera, yung tabloid nila. How did you come across yung opening na yun? Were you actively looking? Matagal na ako nagtatry eh. Nagpupunta pa ako na Inquirer. Siyempre, hindi ka papansin. Ang masama pang experience ko nun, may kakilala ka ba sa loob? Yun yung tanong. Parang palakasan. So, wala akong ano eh. Wala akong kilalang cartoonist. So, nag-iwan lang ako ng work. Pero sabi ni Kuya Casey, si Casey Cordero kasi is a writer and editor sa Komiks dati. Sabi niya nag-submit ako before dun sa pinagtatrabaho niya. And nabasa niya, hindi ko na maalala eh. Pero nakailang pages daw ako ng comics nun eh. Okay naman daw yung ginawa ko. Pero noon ko pa ako nagtatry ng ibang medium. Tapos nakapag-try din ako sa Kubao. Nakapag 2 pages ako ng comics. Pero ayaw pang mag-gamble na magsusulat ako. Kasi yata yun eh. Kasi alam ko, ano siya eh. Doon ko nga nakita, may mga metal plates ng comics. Sana pala pumitig ako kasi nasa basuran ha. Hira lang yun eh. Oh, dapat kinuha mo nung ginawang lanyera yun ng leche plan or something. Oh, meron akong 2 na-publish na hindi ko na nasingil. Hindi ko alam kung bata batuta yun. Basta, tsaka wala na rin akong copy eh. Dati meron pa akong copy eh. Pero sayang na wala na. Pero yung na-publish siya, na hindi ko na siningil yung bayad. Ang bayad doon, 75 pesos per page. Per page. Eh, medyo mas mainam naman kinikita ko sa pagtuturo. Tapos ang layo pa. Ayaw pa nang pupuntahan, hindi ko na ining cash. Parang ano, lugi ka ba bago pumunta ka ng Cubao? Oo. Pero nung natanggap ako sa dyaryo, kahit 150 per cartoon lang yun, at may tax pa. So mga 120 na lang yung nakukuha ko. Anong year yan, sir? Yun, 2007 yun. Nung, isipin nyo, ayan na, ano lang, medyo similar pa rin yung bayad hanggang ngayon. Hindi naman tumas yan. 150. May kwento nga ako dyan eh, yung kung bakit ako umalis ng Bandera eh. Pero, ang nangyari nga, 150, tapos meron pang tax. Pero natutuwa ako na napapublish siya. Bili nga ako ng mas kumita pa nga sila sa akin kasi bumibili ako ng isa, 2 copy. Minsan, sabi ko sa nanay ko, baka pwede kang bumili, pabili. Yung mga ganun. So, ang weird lang, pero iba yung personal high. Yeah. Para sa mga hindi pa siguro nakaka-experience, may acceleration talaga na makita yung gawa mo. Lalo na sa ganun, kasi it's nationally distributed. Na publication. Tapos araw-araw.
Oh, ang ano lang doon, ang masamang nangyari is inisip ko na makikilala ko and then makakapunta ako doon sa broadsheet nila. Mm. So I was hoping na mapapansin yung ginagawa ko, baka someday kung merong magre-retire or makapag-jump ka. Jump ako doon sa kabila. Pero wala eh, hanggang sa naging sour yung relationship namin. Kasi nag-request ako ng increase. Dahil yun yung time na ako, nag-quit ako sa pagtuturo, 2008. Tapos kailangan ko ng extra income. So, solely, yung savings ko lang sa pagtuturo, meron kasi akong parang nakuha na early retirement kasi 17 years din ako doon eh. Tapos, syempre, nag-aaral mga bata, bilis maubos. Yeah. And nag-request ako ng increase kasi yung pinalitan ko pala was getting 250. And naka 3 years straight na rin ako sa kanila. And fortunate enough na nanalo din ako ng award for the newspaper. And yung sa dati nagpaano yung DENR tsaka NCCA ng competition. So inisip ko baka pwede na akong medyo mag-request na. Pwede nga, may leverage ka na to ask for a raise. Oo, 100 or 50. Unfortunately, nilet go. Ayaw nila akong bigyan ng extra 50 or 100. So, yun, for a time struggling kasi yan, freelance. Pero maganda yung offer ng Business Mirror kasi maganda ang rate nila, nasa 500 to 600 per cartoon. Wow. Kaya lang, ang gusto nila staff job, nagpa-part-time teacher ako nun. Meaning you have to go to work 9 to 5. Punta ka dun sa office nila. Tama. So, kaya si nung bumalik si Jimbo, syempre kilala, award winner si Jimbo rin, tapos kilala siya nung publisher eh. So, tinanong siya kung gusto niyang bumalik. Eh, kailangan din ni Jimbo ng work nung time na yon na hindi nag-work yung, alam ko nag-work siya sa bank eh, na art editor. Siguro iba yung environment, pero siya na yung makakapag-explain nun. But I think yun yung naging ano niya. So binalikan niya yung work. Tapos, nung ile-let go ako, naghingi ako ng kahit ano, yung salitan. Pero parang blessing in disguise na rin eh. Kasi yung time na yun, yun na rin yung nagkaroon ako ng interview sa dito sa pinagtatrabaho ko ngayon. And ano naman siya, generously paid naman ako. So ngayon, na susupport ko yung cartooning ko na walang pressure ng income kasi ang hirap na ano eh, ang you're relying solely dun sa pagiging cartoonist. Hindi tayo hindi tayo pareho ng New York or Washington Post na gumawa ka ng isa, dalawa, malaki kita yun eh. Well, kung nandito ka siguro sa Pilipinas. Pero kasi 'di ba, ang situation din nila pag nandun ka nakatira, parang it's that hindi rin siya enough para dun sa Oo nga pala kasi meron akong student na although student ko siya sa home economics saka drafting, nakapag-work na siya sa Washington Post, yung 2020 cover ng Washington Post na parang something to do with pandemic. Siya yung gumawa and sabi niya, sir, nagtuturo rin siya. Kailangan niya magturo. Parang sad lang na yung mga ganitong jobs, anywhere you go, is parang hindi tama yung bayan. I would say, ano nga talaga eh, it's the love of it, why we're here. If you meet one of the creators or an artist, as in, if he's continuing with yung craft nila, passion talaga yun eh. Kasi parang sobrang rare na it would feed you talaga. So ganun nga yung nangyari. And ako ang happy lang na may mga students ako na involved sa comics din. Actually, envy them kasi sila nakakagawa with stories. Ako, meron ako tinry eh, yung politics and comics. Hindi ko na nga tinuloy eh. Parang nagkikreate ako na parody siya ng Star Wars. Tapos may kinalaman sa politics. Pero wala, hanggang mga first few pages,
ang hirap i ano, ang hirap mag-isip ng idea na siguro yung age ko hindi na rin bebenta yung kind of humor na meron ako. Siguro more of how to draw na lang, kaya ngayon ang involvement ko is ano eh, talagang pagtuturo sa kids. Ang mga fresh ideas nang gagaling na sa ano eh, karamihan sa mga bata eh. Or yeah, parang napag-usapan nga namin ni Sir Carl Obergaro yan. Kasi 'di ba, if yung like us na medyo set na sa ways natin, kapag gagawa ka ng something new, parang ang dami mong i-unlearn tsaka pag-aaralan ulit eh. So medyo yun nga, yung mga fresh ideas and ano, nanggagaling talaga sa mga bata na artist. Or ano, ngayon yung pag nanonood ako, kaya bilib ako sa mga anime eh, kasi parang hindi sila nauubusan ng halos yung characters naman. Nagkakahawig yung iba, pero merong something different parati sa concept. Yeah, pero di ba yung lagi ko rin sinasabi, if we're comparing ourselves with the Japanese. The Japanese have yung culture at industry na nagmo-move forward. Which we don't. Kasi di ba, most of the animes come from their manga, which is yung comics nila. And yung comics nila is an organic life form of its own na. Na it's a weekly thing na may lumalabas with revolving doors of creators na pumapasok, which is why it's always fresh. Kasi nga, lagi may bagong creator na papasok, would hit yung tamang market, tapos gagawing anime, tapos, di ba? Kaya nga every generation merong bagong anime per generation. Tama. Yung nakita ko rin eh, kasi since pinalad naman ako mag-travel, ang nakakainggit, somebody way older than me, talagang puti na buhok, yung talagang ano, kulubot na, kita mo nagbabasa ng manga sa train. Di ba? It's a culture kasi, di ba? It's a cultural thing. Yung reading culture nila is so much different yung ng reading culture ng sa atin. Yun. Totoo. Yung sa atin kasi ano eh, pwedeng by spurts, I would say, etong generation ni Manix, ang dami naging interesado dahil college life, tapos nakaka-relate sila. And happy ako for him na until now, maraming nagbabasa. Yung generation ni Paul, medyo generation ko yun eh. I remember, meron akong dinodrawing na mga pigs naman. Ang advice sa akin ni Jerry noon, parang sabi niya, medyo parang pugad baboy din. So, hindi ko na tinuloy kasi baka ano eh, mangyari, may tendency na kapareho lang nung iba. So, tapos syempre, your worst critic. Syempre, pag gumagawa ka, tas ikaw mismo, iisipin mo, ay, hindi, parang hindi, yeah, parang hindi bebenta. Pero minsan, iniisip ko din, mali din eh, kasi hindi mo pa alam eh. Ang may tendency na hindi mo pa alam, hindi mo in-explore. So, yung failure is, never mo malaman kung talagang failure siya or bebenta ba siya? Unless you really took your shot, you really tried, hindi mo alam kung ano talaga yung mangyayari. Kasi yung mga ginawa nila, Carlo, yung mga, ano yan eh, parang off the wall, mga out of the box ideas. Ano naman siya, tinanggap ng... Diba? It found its audience, as in... Hindi pa rin ako nakawala ng pag-asa na even at 49 now. Pwede pa rin. As in, pwede naman. It's not too late to try anything. As in, just, yun nga, di ba? Gawin mo lang. ngayon ang natutuwa ko yung kay Toto Magdayag, halimbawa, yung, parang gusto ko yung humor niya, pero I remember conversing with him, sabi ko, hindi ko kayang gawin kasi una-una dapat itago ko yung me as a person na syempre teacher ako, meron ako mga hindi pwedeng gawin. I mean, as a person, may humor na syempre. Adult naman ako, natatawa ako dun sa mga kalokohan. Or like, very political, like si Tarantadong Kalbo. I admire yung, ano niya, yung, actually, I admire how brave he is in creating his stuff. Ako, humihirit na lang ako eh, sa Facebook, pero
parang ayoko nang gumawa ng something that would stir the hornet's nest in the sense na talagang syempre ano na I feel very toxic when it comes to something like that. Actually I in a way parang ano lang ako, basta kung ano yung beliefs ko, makakakilala ko lang yung may alam. I don't openly say it na yung public kasi parang ayoko na, parang sige na. Gusto ko lang gumawa ng fun na kaya nung nauso yung kami, we would draw yung mga superheroes. I remember ng mga 2008 nung nakaka-attend na ako ng mga sketching. Parang kukonti lang yung nagdo-drawing ng superhero stuff. Kasi kanya-kanyang creations. Pero I can't blame yung mga creators kasi unfortunately, kahit gumawa sila ng comics, hindi naman pinapansin minsan yung ginagawa nila. So, they ended up drawing mga comic superheroes din na hindi naman nila property. Wala eh, ganun talaga yung trend. Tapos naging pin-ups na. So, pero I remember I had a conversation with ano si Tokidoki, yung artist. Sabi niya, you should stop drawing ano yung properties that's not yours. Yeah. Sabi niya, start creating your own and then draw them. And if people would remember, mas maganda na gawa mo na siya. Mm. Kasi may ang tendency, siyempre, sila Batman, sila Superman, hindi sa'yo yan eh. Hindi nga sa'yo. No matter how funny you make them, dati ginag-drawing ko pa, ano eh, yung malalaki yung salawal, yung pwede na mahulog. And ang style kasi namin ni Oming, medyo hawig. And we enjoy seeing each other's artwork and ano nga eh, it's sad na yung latest news about his father. Yeah, which is yung pinaka-sad na part nitong whole thing with the pandemic is parang every week may makikita ka na relative ng kakilala mo, relative ng or mismong kakilala mo, which is parang after this, after all this, ang daming nawala sa atin. And ano, yung friends natin, ang mga... yun nga. As in, di ba, either it's a relative or yung mismong friend mo yung nawala, which is very sad talaga. Yeah. And ano, ako, for now, nakakatulong yung pag-cartoon as a means to feel better in a way, makabawas ng konti sa stress. So, because of technology, fortunate enough, sabi ko nga sa'yo, dahil sa pagtuturo ko, pwede kong suportahan yung hilig ko. So ngayon, I would really ano eh, encourage people kung afford naman nila. Yung iPad Pro, ang laking tulong. Yeah. Ang mahal lang. Malaking investment din yan. So isipin mo din. Malaking investment. Pero yun na nga eh. There are times na yung, I'm told na, kasi minsan iniisip ko rin, buti yung mga friends ko na cartoonist or comic book artist, nagagawa nila yung gustong-gusto talaga nila. Pero I'm always reminded na, eh ikaw naman, ano, you're fortunate enough na napopondohan mo yung gusto mong gawin. And pero ano rin yun, may trade-off yun eh. Usually naman, ano yun eh. For contentment lang talaga, usually yung sagot. Pag minsan kasi, let's face it, most of yung art na yung things that you would want to do does not really pay that well. Pero if you could be content living on something and you could find ways to live on something, masaya silang tingnan. Diba? Yeah. Although, dream ko kasi at least meron ako makapal na book na nagawa, di ba? Ano yun? Parang it's a fulfillment din ng... Kasi iba rin yun eh. Iba rin yung mga goals, fulfillment ng bawat artist, bawat tao. So, yun nga. Pag minsan, di ba, sinasabi nila na you'd look at yung kapitbahay mo and you'd see yung grass is greener there. Pero, tingnan mo din yung tingin nila sa'yo. As in, at saka yung contentment mo sa ginagawa mo sa buhay mo. Oh, tama, tama. Pero yun, kaya nga ano eh, meron pa akong ano, 10 years to work as a teacher, andun pa rin yung on the back of my head eh, may gagawin pa rin akong strips or so we'd expect something din talaga, a book from you na gusto ko talagang makagawa eh. Talagang ano,
May offer sa akin noon to continue a friend who passed away, friend, common friends natin. Pero parang ayokong gawin kasi parang gusto ko kung may gagawa, anak na lang niya or or ano na lang. Ewan ko, parang yung, tapos may best friend din ako sa school na nagko-comics din. Si Ron was the artist of country na nagko-comic-con din siya before. Yeah, yeah. Actually, I know him dahil professor ko yung dad niya. Si Mr. Escultura. And yun, sa akin parang gusto ko na ano eh, yung mga nagawa kasi niya, gusto ko rin magawa syempre. Pero ano, siguro one of these days. Ang hirap din kasi na ano eh, nasubukan ko rin kasi na may writer. Although for malampaya lang, it's a publication. Ang hirap na merong, parang hindi ko na kaya na merong ibang taong involved or rapport din ng ano eh, working environment. Ang naging problema ko kasi doon, gawa na yung comics, tas revision na naman. Eh, walang revision. Walang revision fee. So, akala ko okay na kasi submitted, tapos na. Tapos, nakailang revisions. Parang, dahil nagtuturo ako and that's my real job, ayoko na gagawa ako ng something na makaka-interfere sa pagtuturo ko. So, gusto ko kung may project, it's something na hindi ako pressured gawin. Something I can set aside. Or kung gagawin ko man, madaling kausap yung mga katrabaho. Yeah, oh. Medyo ano din, since today's indicate, tapos collaborations yung ano namin. May ganun talaga. Pag minsan, meron talagang mga creators na would prefer na they'd rather work on their own scripts. Okay lang, ang ano naman doon is, are you a good enough writer? Pero yun dun yung ano nun. Pwedeng you can illustrate, but baka hindi ka storyteller ng ano, pag ano ng ideas. Maganda rin talaga na mayroong writer, I would say. Or you could, an editor or a proofreader that you could bounce off ideas of. That's a different kind of collaboration. Other than yung talagang you have a writer and an artist working together on a project, meron din naman kasing collaborations na meron kang artist with an idea, tapos meron siyang editor which would help him flesh out yung story niya. So yun, marami talagang way of collaborating with others. So you just have to find, yun nga, sabi nga namin yung pakikipag-collaborate sa mga tao para paghahanap ng relasyon niyan. Siyempre kailangan ano, you can work well together. So you have really to, yun, if not, kung hindi kayo man friends, as in, amicable enough kayo to be working civilly with each other. Kasi, ano yan eh, as in, gumagawa kayo ng something na ibubuhos nyo yung sarili nyo. Diba? Parang, mahirap yan if you don't like each other, tapos gagawa kayo ng something. Kaya ano eh, fan lang ako ng mga, yeah, yung mga collaborations at work, si sila Budget saka si ano, si Kajo. Tapos sa abroad si Mark Miller yung with Lainey Liu. Meron tayo. So nakakatuwa pag yung alam mo na through the test of time magka-work pa rin sila together. Ayun pa, isa pa yung thing kasi as indie creators, wala namang pera involved pag minsan. So iba rin yung dynamic nung if you are working for say Marvel or say Image na may paycheck kayong dalawa, iba rin yun. So pero kung pareho lang yung gustong gawin, mas maganda talaga na maayos yun sa mga inyo. And ano, I think it will come by kung talagang ano eh, yung money, kung maganda talaga yung project. Maraming ano eh, ang maganda ngayon is ako, perception ko about nagkaroon na tayo ng project na napansin sa Netflix. I'm hoping na mag-snowball siya na dun sa iba. Kumbaga, nagkaroon ng interest with our local creative community.
na because of Trece budgets work and Kajo crossing yung platform, parang may tinitingnan na tayo ng ibang producers kung meron pa ba silang ibang pwedeng ma-develop, which is why pumapasok din yung before kasi pag ako tinanong ng bata about comics, ang usually sinasabi ko is subukan nyo, gawa lang kayo. Hmm. Pero ngayon, ang sagot na is, kung susubo kayo, mag-invest kayo ng time, gawin nyo na yung best na magagawa nyo. Oh, galingan nyo na. Hmm. Oo, kasi, yun nga, pag na-pick up yan ng anyone na hindi naman familiar with our community, they think na yun yung itsura ng comics ng lahat. Kasi yun yung first na introduction nila with yung community natin. So, let's represent each other as best as we could. Yeah. Kaya maganda nga yung ano eh. I would say yung my hats off to you guys dahil until now may Comic-Con kahit in the midst of ano the pandemic. Yeah. Pero kayong iniisip na ways para i-share siya. Share po rin. No? Pero mostly kasi ano lang naman to eh. As in, sobrang band-aid solution. Kailangan pa rin talaga natin ng more concrete na mga programs to help yung ating creative communities. As in, we could only do so much for each other. I mean, we need other people na papasok para tulungan din tayo. I remember nung nagka-chance ako pumunta ng Korea, sa doon sa base ng yung landing ng ano ng Namsan Tower, may animation council, ano sila doon? Parang may animation museum. Mm-hmm. Tapos, any kid, any child, pwede pumunta doon. May mga videos, pwede silang manood. Tapos may mga workshop areas ng stop motion. Yeah. Tapos doon sa area na yun, surrounding area, may mga studios. Ang alam ko, how I wish, alam ko kung saan doon yung Warner Brothers kasi karamihan ng Warner Brothers animation, Korean made eh. Kaya pag credits, kadalasan Koreans yung makikita mo games eh. Pero I would say yun. But aside from government that, support. Government support talaga. Government support for local content. Hindi lang yung to work for foreign producers and other stuff. Local government support na mag-produce kayo ng actual content for us, for yung country, for Korea, di ba? Sana may ganun din tayo for the Philippines. Yung mga Tobots, alam ko kanila. Ayun, diba? Sa kanila yun. Yung, ano pa lang, yung mga Korean fans. Webtoons. Yung mga webtoons nila. As in, may subsidies din yun. Oh, I remember yung pinost ni Budget na ni-repost ko. Yung presidente nila. Oh, diba? Pinapromote nung president nila yung webtoon, cartoons ng Koreans kasi part na kinoconsider na nila na part ng culture nila. Tapos it's ini-import din nila, ini-export din nila. And I remember ano 'yan, maraming Netflix series webtoon before eh. Yeah, parang dalawa or tatlo na 'yung napanood ko na ano eh. So merong platform. Parang if you want something like that, parang we have to change the culture, the way we think about producing things, the way we do things, yung mga ganun, and the way na nafo-fund yung mga things dito sa atin. Kasi like I said, we could only do so much na tayo-tayo lang eh. As in, pag tayo-tayo lang yung gumagawa, tayo-tayo lang din yung nagsusuportahan sa isa, di ba? Tayo-tayo lang yung mga magkakakilala. Tapos like I said, pag makipag-usap tayo sa labas, parang masusurpresa pa sa, uy, may ganyan pala. Tapos ano, I remember nung nauso yung novela na Love Story, di ba may mga pocket books? Ah, yeah. Ayun, iba yun. As in, ngayon, ano pa rin yun? Parang napakalaking industry pa rin sa atin yun. As in, industry pa rin sila ngayon. Eh, sana naging ano lang siya kahit bridge ng illustrations and pocket book. Kasi nung araw naman, kahit yung pocket books, di ba mayroong mga ano, in between certain pages, parang yung change ng chapter, may mga illustrations eh. Yeah, meron. Pero ito naging puro text kasi na bumenta. How I wish na ano sana, may ganong... Eh, ganun din tayo. So, pero di ba parang sinubukan din nila kasi si Precious Pages published comics
a while back, Black Ink and Manilang Comics. And I think bumenta naman. I don't know if kaya bang i-sustain siya as an industry na. Oo nga. Ay, hindi nga masyadong nagtagal din yun. Pero yun nga, we have the talent, we have the content, yun na lang. As in, konting push na lang from somewhere else at lalakad na. Yeah. And ano, siguro, ano, I'm still hopeful na, ano, masama, kumbaga, hanggat nasusustain, andyan yung push. Someday siguro, who knows, baka magkaroon ng opportunity talaga na magbigyan pa ng better na attention. Yeah, ang pinupo kasi ang ano eh, ang hilig natin kung sino lang yung flavor of the month. Yeah, ang hilig actually natin na yung mga hindi natin pinapansin before, pag napansin na sa labas, saka lang natin papansinin. Parang saka lang mababalidate. Hindi, galing nga niyan, Pilipino yan, proud tayo. Pero ilang years na nasa paningin nyo, hindi nyo naman sinusuportahan before. No. And ano, yan lang. And ano, bala, basta practice ng practice, drawing ng drawing. Yeah, oh. As in, kung kasama na siya sa natin yung, diba, paganda natin yung works natin. Ayun, as in, tsaka yan, kayo, as educators, nai-influence nyo yung mga bata to do more creative works. So, ano rin eh, as in, natutuwa ako sa mga katulad nyo na nagtuturo din, tapos nagiging inspiration kayo. Hindi lang yun sa pagtuturo nyo, nakikita nila na yung mga co-curriculars, mga extracurricular nyo ginagawa. And, ano, ako, how I hope yung industry talaga mag-ano pa rin eh, mag-boom. Bumalik. As in, bumalik na. Talagang industry, hindi siya yung community na nagtutulungan, as in talagang something na you could live on na livelihood talaga. Kasi we used to have that. Oo, diba? Kasi sa States naman kasi syndication ang talagang bumubuhay sa ano eh, sa mga cartoonist, comic strip artists, comic book ano. So, yun nga. We could not really call what we have right now an industry. Pero what we have is a very passionate community of mostly enthusiasts, which is why may call for standardization ng practices, as in para matutunan yung tamang culture ng paggawa, which is why, di ba, pag nag-uusap kami, usually yun yung mga nababanggit ng mga mas older na mga creators. I mean, as a younger person, I'm sure masaya lang gumawa. Pero eventually kasi you need to parang i-level up mo yung gawa mo para for yung ano, pag nag-mature ka, you're looking na to earn din from. Like what you said, diba? Nung sabi ni Sir Tokidoki, it's better na you're working on your own thing. Tapos you're working towards earning from what yung your own property instead of working on other properties that you don't own. Yeah. Kasi in a way, illegal yung... Well, yeah. Though pero hindi naman nila masyado inahabol, pero... Kasi sketches. Pero kung... Siyempre, definitely, you can't publish it. Pero yun na nga. Mas mainam na... Kaya dati sobrang impressed ako sa Comic-Con. Yung mga, lalo na ng mga, I would say, 80 years ago, pupunta ako. Talagang... Yung stories kasi sa kanila, sa inyo, yung mga character sa inyo eh. I remember dahil cartoons ang hinahanap ko, bumili rin ako kay Omeng, bumili ako kay ano kay sino to si yung Kapitan Tog ni ano, si Freely. Yun yung mga gusto kong nakikita din na cartoons kasi dun yung style ko talaga. Tapos yun nga, how I wish na sana ngayon, mga pang ilang volumes na yun, di ba? Kung na-sustain na, ano? Kung gumagawa sila no, yearly. Oh. Pero, yeah, you can't really fault most of them kasi katulad nga ng sabi natin, they have to find ways to feed their family din. So, yun na nga. If they're, kung hindi ganun kaganda yung ano nung IP nila, pero the fact na meron na silang IP to fall back on, diba? You could always do merchandise on them, merchandise sa IP mo.
Kasi nung panahon nila Larry Alcala, may Tasyo, mayroong Show Pauman. Yan yung mga kinalakihan ko na comic strips na ano eh. Gusto ko nakikita sa... Minsan hindi ko binabasa yung story. Natutuwa lang. Kasi diba titingnan mo lang yung illustration, nakakatawa na eh. Oo eh, nakakatuwa eh. Or yung exaggeration ng mga facial features. Mm. Like si Asyong Aksaya. Na yung ganun yung itsura niya. Tapos may mga barok. Ito yung mga properties na naaalala ko. And then, yun nga pala yung tinatanong mo yung paano ako nag-start. Funny Comics, sobrang influential din sa akin. Supercat, yung Supercat na... ng Funny Comics, tapos naging si Super Dog na na-meet pa sa Comic Con yung si ano, Sir Bida. Oo, yung creator. So alam mo yon yung eh nung time na yun wala akong pambili pero tuwa ako na nandun sila, no? Oo, nandito yung creator ng Super Dog na yung bilib na bilib ako sa ano nun eh, yung mga characters nun eh. Tapos yung Super Cat hindi ko na-meet pero sila yung sa bulletin, like sila Sir Ronnie na meet ko. Oh, Sir Ronnie. Oo, oh. Oh, yung... Sobrang influential na yung Sir Ronnie kasi, di ba, he's handling rin yung mga bata na nandun sa Manila Bulletin. Oo. Oh. Yun, yung Planet of the Apes, madalas kung ano yun eh. Yung... Ay, oo. Oh, tsaka yung ano, yung... paborito, pero hindi siya talaga pang bata, pero nandun sa Funny Comics, yung si Mr. at si Mrs. Ako yung favorite ko doon yung Mahimod Ali, yung yung ano, kalabaw. Yung kalabaw na hindi ko kilala kung sino yung artist, hindi ko maalala, pero parang sobrang ano siya, yung style kasi noon nag mimix yung classic comics tsaka yung cartoon na comics eh. Parang yun yung naalala ko sa art style nung Mahimod Ali. Tsaka parang feeling ko, mas original yung mga characters doon noon. Hindi siya, kasi nauso din yung derived from Street Fighter. Yung ano lang, pero visuals lang yung derived from. As in, kung ano yung sikat na visual, kukopyahin nila yung itsura. Pero sobrang iba yung kwento pag binasa. Oo, kasi nauso din yun eh, di ba? Kaibigan natin yung mga naging artist noon eh. Yung, pero yun nga, as in parang ano, ang ano atan is, di ko alam kung editorial mandate para ito sigat to sa ano something pero wala naman yung talagang story nung ano kasi gawa tayo ng sa atin tapos ginawa nila lang kwento yung form of entertainment din kasi natin eh, dahil nabawasan yung demand sa comics kaya hindi na nagpa-publish eh. Nung nauso na yung video game syempre nagsimula sa TV nagka-TV na yung mga tao para tapos yung afford ng bumili ng VCD. Naging ano na yung tao, gusto yung moving parate. Tapos yung internet, kasi mga ano yan eh. Pero ngayon kasi 'di ba, comics has found its way again sa internet. Kasi nasa internet na yung comics. Iba na nga yung format. Kaya pag minsan pet peeve ko rin yan, yung usual yung mga media outlets, 'di ba, na gagawa ng kwento sa comics, pero ang gusto pa rin nilang kwento is yung dating mukha. Parang gawa tayo ng kwento about comics pero yung narrative natin is about yung old na newsstand comics natin which is wala na naman ngayon. Yeah, wala so, na yun. So sana ipaalam natin sa lahat na may comics pa rin pero iba na yung itsura niya. Meron tayo ng mga prestige formats na yung collector's item na pwede mong bilhin. Tapos pwede ka rin magbasa ng comics online, di ba? Ganun na yung mukha ng comics natin ngayon. Hindi na yung newsstand. As in, while true na kailangan din nating ipaalam na meron tayong rich history ng comics, important din na gawing aware yung mga tao na meron tayong creators, pero ganito na yung itsura ng ginagawa nila. Yeah. Diba? I remember yung nung uso pa yung newsstand, talagang pag Friday, nakailang balik pa ako eh kung kailan dadating yung Funny Comics. Alam ko Friday ang dating noon eh. Iba-iba yun eh, di ba? Iba-iba yung ano nila, yung labas nila. Parang everyday at least merong lalabas na comics. Parang iba-iba yung schedule nila ng labas eh. Yeah.
Tapos so, ano yun, weekly pa, di ba? Weekly yun. Parang, oh, next week meron ulit. Yung sa Comic Con naman, ang medyo challenge sa akin kasi is, syempre yung familiarity muna dun sa tao, yung reason bakit kung gusto ko bumili or konti budget. Oo, konti budget. Medyo mahal na rin kasi. Pero understandable naman yun. Kasi like I said, di naman mura gumawa ng comics, yeah. Especially. Hindi kasi ano, di ba? Parang to compare nila sa foreign import, di ba? Magkano yung foreign import? 200 pesos. Mm. Pero full color, glossy, maganda yung production. Tapos yung compare nila dun sa local na black and white, maliit, di ba? Tapos, magtataka sila, bakit mas mahal to kaysa dito? Eh kasi yan, multinational company yung nagpa-publish niyan globally. Yeah. Ito, ilan lang yung pinublish niyang creator na yan out of his own pocket. So siya pa yung kailangan magbenta niyan on his own. Yeah. Kaya ano nga eh, maganda rin yung idea ni Glenn na parang papublish muna nila. And then, yung, actually, as in game changer, medyo game changer siya na pwede ka magpa-publish ng tingi-tingi. Oo. Di ba? Hindi ka magpa-publish ng bulto. Kasi di ba, katulad ng madalas kong sinasabi dito sa channel na to, if you print ng malaking bulto, mas mura yon. Mas mura, syempre, kung mas marami, di ba? Hmm. Pero hindi mo naman mabibenta yun ng isang bagsakan lang eh. Diba? Mag-publish ka ng 1,000. Sa isang event, ilan lang mabibenta mo? Swerte ka na kung maka 300K. As in, sobrang swerte mo na kung maka 300K. Yeah. Eh, malamang ang mababawas mo lang dun 50 or 100 kung hindi ka masyado kilala. Yeah. Swerte ka na nun, 150 copies. 50 to 100 copies. So, may matitira ka pang 900. So, yung isang comics na yun, parang maliit lang siya sa paningin nyo. Pero kung times 900, isang maliit na kama na yun. Hmm. Saan niya ilalagay yun sa bahay niyo? Yeah. Yung ano rin kasi yung nawala na is since hindi nationwide yung distribution, walang sponsor eh. How I wish kung merong makukuha kang sponsor ng comics mo. Dati kasi may nag-try na ganun eh, yung merong mga advertisement yung comics nila. Pero syempre, yung una ipopromise mo dun sa bibili is ay sa mag-i-invest, makikita na to ng eyeballs on yung sa ads nila, di ba? Yun yun. Essentially, yun yung binibenta mo eh. Papromise mo sa kanila na makikita to ng 10,000 tao. Kasi bibilin to ng 10,000 tao. Eh, pag hindi naman nabenta yun, so, di rin na makikita. Parang yung kapag nakapanood kami ng theater production sa, ano, sa, ang tawag dito? Yan, yung mga foreign performers. Di ba meron sila yung parang yung program na with colors, with pictures, behind the scenes na sobrang mahal, nasa 1,000 plus. Pero dahil kasi merong event, may tendency na yung tao bibili. Kasi parang as a memorabilia nung souvenir nung ano nung event. Does it something that you could have yung cast sign it? Diba? Oh, yun yung ano eh. Pero yun na nga, sobrang mahal. May sponsors pa yun. What more kung katulad nito ang distribution mo maliit na number of people. Number of people. Tapos yun din, if you put yung books mo sa bookstore, it's not for free. Well, some bookstore might help you. Other bookstores need to pay for their rent as well. So, if you're gonna put your product dun sa bookstore, you have to pay the bookstore din. So, usually, half yun ng price mo. Oh, yung I heard nga eh na hindi ka talaga kikita. It's more of nakikita yung work mo doon. Pero it para siyang, it legitimize your claim as a creator na ako, nabibenta ako sa mga retail, sa mga main bookstores. Pero it doesn't really bring in yung money. Mas malaki pa rin yung kinikita ng mga creators sa events. Kasi it's a direct sale diretso sa bulsa nila, wala nang middleman. Yeah, agree. So yun, it's yung mga factors na yun na I'd like to, for people to be more aware of, kasi as creators parang ang brunt lagi ng reklamo, mahal naman ng comics na mga yan,
di naman ganun kaganda yung production ng comics nila, mas mahal pa dun sa foreign import. Tapos mga ganun-ganun, di ba? Ang daming mga ganyang sentiments. Pero ito yung mga bagay na kasi na dahilan kung bakit ganun. And ano, pwedeng challenge din siya na siguro nga dahil ang competition mo, ano yung mataas eh. Mataas talaga. Kaya dapat talaga ma... Kasi may mga creators din naman na ano eh, very impressive yung mga works nila. Oo. At actually ngayon natutuwa ako, ang gaganda ng gawa ng mga bata. Kasi yung compared mo sa crop of work that we did before, only because the technology caught up and the kids are more tech savvy, as in pinag-aralan nila yung craft. Kasi marami na ngayon, di ba? Yung pwede ka nang bumili ngayon ng courses, master classes ng kusina-sina online eh. So parang imagine mo yun, you'd learn how to write from Neil Gaiman, you'd learn how to draw from mga image guys, you'd learn how to produce comics from ganyan-ganyan. You just have to download or buy yung class nila, di ba? Tapos a lot of our kids have learned from that. Tapos kahit nga YouTube lang, di ba? Ang dami mo na matututunan sa YouTube. Totoo. And it shows dun sa product nila. Yung product nila, pag minsan kahit bago lang sila, it's yung leaps and bounds na sobrang professional na tingnan and presentable na. I remember ito, ano, memories ng gusto kong mag-comics noon. Si Wills nag-open ng school. Yeah, learn. Oo, mga parang 20 years old lang ako noon eh. Kaya, grabe, no? Kung ganun ako kabata noon, 20 plus, si Wills, hindi pa rin halata eh, parang magkakasingit na lang. Hindi tumatanda si Wills eh. No. Pero namumuti lang yung buhok. I remember, dahil gusto kong makapasok doon sa class niya, kunwari, although totoo naman, sinare ko naman sa club ko talaga, may art club ako noon eh, baka nga sila Glenn pa yun. I remember, binidyo ko yung isang lesson niya. How I wish, alam mo, kung na-save yung video. Kasi nasira yung camera eh. Naulan. And yung mga noon, yung camera, yung malalaki pa. So, oo, tapos talagang film yun eh. Pag naulan yun, didikit-dikit. Ano naman, yung sa akin, magnetic na. Yung, kasi di ba Sony, nagkaroon ng medyo malaki. So, binibideo ko sila. Napagalitan pa nga ako nun eh. Handicam naman siya, hindi na yung sobrang laki. Pero malaki pa rin ang handicam nun eh. Anyway, ni-record ko sila tapos pinapanood ko sa club ko yung ito yung sa Learn May School nagtuturo ng comics. Parang doon how I wish na afford ko kasi syempre kahit nag-work na ako parang noon time na yun parang medyo expensive pa rin siya. Medyo expensive talaga. As in, yun yung isa kong regret as a kid kasi I really wanted to enroll doon sa school na yun. Kasi meron ako isang in-interview na graduate ng school na yun. Kasi sinasabi ko nga sa kanya na sobrang gusto kong sumali doon sa school. Lalo na nung kinukwento niya yung mga ginagawa nila doon. Tapos yung way para makapag-graduate ka is dapat makatapos ka ng 10 pages na comics. So yun. And then ano, looking back, kita mo naman yung mga galing doon. Marayo din yung narating. Oo, eh. Yung connections with Wills, malaking tulong din for them. It's a regret but at the same time ano talagang inisip ko wala hindi para sa akin yun. Although there was a time nung nag mga 2008 nung wala na ako sa CSA, I remember nung mga basta mga panahon na yon, 2009, I get to hang out with Neil, with sila Stephen, tapos karamihan nagkikita kami ng Saturday night kasi mahilig silang mag-computer games. After strike nga yung hilig ng mga yan eh. Like, hindi ako mahilig sa games pero dahil gusto nila maglaro, ako yung mga usually pampuno ng game nila. Yan sila, maglalaro sila ng late night so stay din ako doon tapos laro kami hanggang umaga na. Ang bisyo lang talaga nila is drink coffee, mag-Starbucks muna sila. Tapos yun, maglalaro ng computer games. Kinabukasan, nagbe-breakfast na kami sa McDo kasi ano na, inabot na kami ng umaga eh. Pero sobrang fun to be with them. I would say talagang it's one of the best experiences ng sa akin. Kahit hindi ako nakapag-comics seriously,
or talagang hindi yun yung career ko, yung to meet people like them and like you, get involved kahit papaano sa charity event, pagtulong sa mga artist na nangailangan. Iba yung ano eh, I would say I enjoyed different worlds ng yung gusto ko man pasukin, hindi man yun yung career ko. I would say I'm still connected in a different way. And iba yung saya as a person, iba yung saya for me na meron akong involvement at yun yung hilig ko. Yung parang the people who appreciate the same things. Kasi dati ano lang ako eh. I mean syempre try kang makisama lahat sa mga coworkers mo dahil sila yung kasama mo parate. Pero iba yung interest nila eh. Iba yung interest ko. Yeah. Pang more of an introvert yung akin na nagbabasa ng comics, nagko-collect ng toys. Oo, iba talaga. As in, so, masaya na. Ano. alam ko yung, ano, yung feeling na yan. Kasi pag minsan I try to socialize with outside the circle ng comics, and it's totally different talaga. It's totally different. And I get yung mga artist na first time sa Comic Con tapos parang ayaw na nilang umalis. Kasi it's parang you found yung your people, you found your people. Oh. And then ano, like dati nagsasama ako syempre, pero kung hindi naman yung interest niya, mas gusto ko ako na lang yung pupunta kasi parang kaya ko magstay, magdamag sa mga anong comic conventions whatsoever. Hindi ka mawawalan ng ano dun eh. As in, pwede kang tumambay kahit anong table, may mga kausap ka, tapos you could spend the buong araw mo dun. Saka yung ano, yung, kumbaga yung visual, ano, spectacle na na-appreciate ko, yung nakikita ko. Even yung just checking the comics that you might want to buy or not buy, sobrang saya ko na yun na ano eh, parang in a way, it's an escape. Yeah, tapos parang if you, hindi naman, this is not a knock on normal people, as in, ano, pero parang they don't really appreciate it. So as most of yung iba think that it's for kids or something. I heard nga na ano eh, there were like parents complaining about Suicide Squad kasi pinanood daw with the kids. Eh, parang sabi sa loob-loob ko, with our conversation, ng kaibigan ko, eh, first of all, yung pangalan pa lang ng title. Pangalan pa lang. Why would you put kids there? Title pa lang. Dapat alam na nila that it's not for kids. Saan ka ba naman nakakita na suicide na nga yung title? Yeah. Eh? It's yung, ano pa rin, age-old belief that comics are for kids. Based daw sa comics to, dalhin natin yung mga bata. So yun, sabi ko, medyo weird naman yun na unang-una hindi nila alam na hindi para sa kids. Pero yun, Suicide Squad for kids. And like, now, ang maganda kasi, 10 years ago na eh, di ba? Or even before that. Dati kasi ko, kaunti lang yung movies na dedicated to, ano eh, to comic books. Yung nga, sinasaya for kids. And then, nung na-translate into movies, suddenly, may mga interesado na sa movies. Tapos, ngayon, parang dalawang grupo yung Marvel fans. Merong nakakaintindi ng comics. Merong movies lang yung basis nila ng Marvel. Same with DC. Tapos, nag-away-away lahat. So, which is the same thing then with yung most of yung our 80s properties, di ba? Oh, Transformers fans, merong movie fans, meron nung G1 fans. As in, tapos, nag-away. Ano? Yung mga older people. Pero, ako kasi, ano eh, for me, sobrang saya ko lang na merong DC, merong Marvel. Minsan lang aasar ako kasi, parang, ba't kailangan pagawayan? Pero actually, Ayun yung sinasabi ko, di ba? Yung fandom na nag-aaway na ba? Uy, nag-aaway sila tungkol sa ano mas maganda, yung comics universe or yung cinematic universe. Pero pareho naman kayong iniisip na isip bata ng mga hindi nakaka-appreciate niyan. So, parang wala namang silbi yung pinag-aawayan nyo. Yun din nga nangyayari. Like, some people who never really appreciated anything related to that, sinasabi nila, ba't sila nag-aaway? So, yun. So, yun, sir.
thank you very much for your time. I mean, ganda ng usapan about yung way mo about being appreciating yung ating culture kahit hindi ka naging part talaga. Tapos yung way mo rin about being yung sa pag yung how you found cartoons and teaching. I hope maraming natutunan yung mga nanood sa atin. Yeah, and thank you again. Thank you again for pagpapa-unlock na makausap ka tonight. Alam ko, sobrang busy. Naabala kita. Hindi. It's a pleasure always na... Actually, I'm happy na meron ganito ngayon. It's a means for us to, ano, to share experiences din. And makita nila na... Uy, 49 na si, ano, si Bella. Hindi naman mukha, sir, eh. Oo, diba? Parang sikreto niyan, comics. and bisyo, wala kasi akong bisyo. Bisyo ko is, ano eh, mag-collect ng toys, bumili na comics. Ayan, toys. Yung pinagkakabalahan ko. And, ewan ko, iba yung happiness na meron kang hobby. I would really encourage people na enjoy a hobby, especially for times like this na parang ngayon, parang hopeless. Pero may hope eh. May chance to, for things to get better. At while we're waiting for things to get better, we take care of ourselves, our mental health. Maghanap tayo ng pagkakabalahan na masaya tayo. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be, you know, you don't have to catch up with people na merong mga maraming collection or ano. There are things na kung masaya ka, hindi kailangan ng spending eh. As I told nga kanina, when I was a kid, nung hindi ko afford yung toys, I would draw yung related dun sa gusto ko. And paper dolls ang meron ako. Ngayon, may mga nakakagawa na out of recycled materials. Yeah, oh, kasi na-unleash nila yung creativity nila dun sa... Epoxy, nagagawa nila ng toy. Ito yung mga ano, interesting stuff na napapanood na ngayon. How to make, how to do. Yun, I encourage you to get involved with that kung sa mga nanood sa amin ngayon. And yes, John, sobrang salamat. I enjoy this night. Thank you. Okay, sa lahat ng mga nanonood, thank you din sa panonood and hopefully you'll join me again as we talk with other comics creators sa mga future na episodes. And yun nga, stay safe, stay healthy. Bye guys.